Hello mga students, let's talk about computer-based accounting system. Medyo maiksi lang po ito because the discussion are summarized, no? Kagaya po na makikita ninyo dito. So ito yung pag-uusapan natin actually, no? Now, when we are talking of computer-based accounting systems, makakategorize po natin yan into two broad classes. We have the batch processing system and then the real-time processing system. Sa madaling salita, class, when we are talking of batch processing system, by batch ang pagpoproseso ng mga transaction. Samantalang pag real-time, kung kailan ako halimbawa meron akong binili na ticket, okay, process mo na agad. Samantalang pag batch processing, oh, wait lang po. We will fill in the batch. Okay? And kapag na-fill in na natin yung batch na yon, saka natin ito ipoproseso ng sabay-sabay. Okay? Oh, basahin ko lang po itong portion na ito, no? A number of alternative configurations exist within each of these classes. Systems designers base their configuration choices on a variety of considerations. Pero alam po ninyo, ano, ultimately, the ones who are in the process are the ones deciding. Of course, in collaboration with the decision makers. And the trade-off, no? Between the cost and benefits, or especially yung benefits nito, yun yung magmamatter kung magbabatch processing ba tayo or real-time. Kasi baka mamaya, hindi effective para sa atin yung batch processing kasi kinakailangan real-time ito ipinoproseso. Or on the other way around, baka sobrang voluminous ng transactions, hindi efficient, hindi practical na mag-real-time tayo at okay lang na iba-batch processing ito. Okay? Oh, now, let's talk about the information time frame. Kasi according to this summary here, under the information time frame na distinguishing feature, sa batch processing, there is a lag that exists between the time when the economic event occurs and when it is recorded. So eto na nga yung sinasabi natin, na hindi natin agad-agad ipoproseso ito until magkaroon tayo ng isang batch. Or halimbawa, sabihin na natin na, lahat ng mga transactions nyo ngayon, ipoproseso natin by the end of the day. Okay? Ano ba example nito? Sa batch processing. Payroll. Payroll, ano? Pasahod. Halimbawa, masyadong madami mga empleyado, di ba? Yung pagpapasahod sa kanila, every quincenas katapusan, for example. Hindi naman yung kung kailan, halimbawa, syempre, nagtrabaho ka ngayon, may na-incur ka na payroll cost para dun sa mga tao na yon. Hindi natin ito ipoproseso agad-agad. We have to process them by batch, by the end of a cut-off, no? Unlike pagdating sa real-time, processing takes place when the economic event occurs. Ano naman example natin dito? Airline reservation, pag-purchase ng airline tickets, no? Hindi mo pwedeng sabihin na maghintay muna tayo na makaisandaan tayo dito sa isang, sa ating ano, no? Sa, let's say, doon sa terminal, bago ko ipoproseso yung mga tickets ninyo. Hindi po pa pwede yun, ano? So, we have to consider the customers. Is it okay for them or not? Pag pinaghintay ko ba ito, anong effect? Kasi kung pag pinaghintay ko ito, ibig sabihin, by batch yung processing. Unlike pag real-time, kinakailangan, pag bumili po ako ng ticket, pag nagpa-reserve ako online, dapat process na ito. Meron na agad akong ticket. Okay? So that is the information time frame. Pagdating naman sa resources, okay, for batch processing, generally fewer resources in terms of hardware, programming, yung training costs are required. Unlike pag real time, more resources are required than for batch processing. Kasi po, pag real time processing, no, mas kumakain yan ng computing power, computing resources. Kasi dapat real time yung transactions na nangyayari. Dapat naka-open online ang system mo kahit walang transaction. Kasi we cannot really tell kung kailan mangyayari yung actual transaction. Ano. So, dapat laging, ano, no, laging buhay yung ating system. So, in terms of resources, mas madami ang hinihingi ng real-time as compared to batch processing. Pag batch processing kasi, yung capacity mas kinakailangan natin pag ipoproseso na ito. Okay, before that, no, pwede natin itong ma-allocate sa ibang mga processes, no?
So, yan po yung difference nila in terms of the resources. Next, operational efficiency. Sa batch processing, certain records are processed after the event to avoid operational delays. Samantalang pagdating sa real time, all records pertaining to the event are processed immediately. Okay? Pero ano no, yung trade-off ng efficiency versus the effectiveness, we have to take a look at it. Kasi nga, kagaya ng example ko kanina, mas efficient ba and mas effective ba na i-process natin ito one by one as compared by processing it per batch. Kasi alam naman natin na sa batch processing, yun nga, mayroong operational delays. Okay, may lag. Kasi no, hihintayin muna natin na ma-meet natin yung certain criteria bago natin i-process ito by batch. So, meron tayong ano dito, no? Lags na nangyayari. Pero yun nga lang, efficient ba yan? No, yung operational efficiency kasi not necessarily doon sa processing of transaction real-time or by batch. So, meron ano, palagi nandoon yung trade-off sa benefits noon. No? So, we have to take a look at it. Sa real-time, no, all records pertaining to the events are processed immediately. Okay? So, ang makakasabi ng operational efficiency niyan is yung nasa ground, people on the ground who are doing the functions, no? The operations. Okay? So, yun po yung differences nila. Pero, tandaan lang po ninyo, when we are talking of batch processing, pinaproseso natin yung transaction by batch. Okay? Pag real-time, one by one, as it happens. Okay? Now, ito po ano makikita ninyo in terms of diagram, in terms of flowchart, dito po ninyo makikita. So, halimbawa, dito sa kanan, ito ay batch processing. Okay? So, let's say, from the customer, meron silang sales order, and then, of course, from the data input terminal, no? Real-time, ito, ipaprocess. Makikita ninyo itong arrow na ito, no? Oh, this is real-time transaction, pero by batch processing yan. Data input and edit program, and then the sales order. Or on hold na. Kasi, no? Hihintay natin yung triggering mechanism para ma-process ito by batch. Depende kung ano man yung mag-i-initiate ng batch processing. Saka lamang magpo-proceed for updating and report of programs. Okay? Dito, sa kanan naman, this is the real-time processing of sales orders. Wala tayong hinihintay na batch. No? Proseso agad yan. Okay? From the customer order, no? Of course, from the data input terminal, process na natin, credit and inventory check. Then, stock release na agad yan. Ano? Benta na natin agad yan. Dito, hintay muna natin sa by batch. Okay? O, halimbawa, yung sa order sa mga Lazada, sa mga Shopee, ano ba yan? Batch processing ba yan? Or real-time? Kapag umorder ba tayo, ano, ng, let's say, isang item dyan, maghihintay ba? Na, hihintayin ba na magkaroon ng orders from the other customers, other clients, before the orders are taken? No? Or does it happen real-time? Okay? So please ano no, that is a food for thought. Pag mga ganoon ba mga orders no, online orders, is it batch processing or real time? Okay? So yun po ano, hanggang dito po muna yung ating illustration, ang ating presentation for batch processing versus real time processing. I will see you on the next video lecture. And by the way, this is the end of our chapter 2 on introduction to transaction processing system. Pero we'll see ano, baka mamaya biglang magbago isip ko, may mga i-insert ako ng mga additional topics on related dito sa chapter na ito. So malaman ko ano, you will see na lang ano, may insert na lang natin yung mga video lecture na yan kung kinakailangan. Okay? Otherwise, kung wala naman, proceed na tayo sa chapter 3 sa susunod. Okay? See you and bye-bye.